Your team is banning. Pero eto nga, Praxis Armada, second ban na kagad dito mga Tambay. First ban nila, Paquito. Husay. Yes, Paquito together with Popol and Koopa. Your team is banning. Samantala, OG Esports has Selena. And sino kaya pipili nila para sa kanilang second ban? Always on the way. Yes, Matilda nga pinandito. And Praxis Armada para sa first pick. Nako, sabik sa bawi OG3 rito mga Tambay, galing sila sa talo. 2-0 indeed mga Tambay ang kinamtan nila laban nga dito sa ating King Queens. So medyo sabik talaga sa bawi ang ating OG3 Esports. So tingnan natin kung mababawian nga ba nila ang ating Praxis Armada. Your team is picking. O, magiging mainit ang ating bakbakan mga Tambay. Ipin na sobrang pangangailangan talaga na manalo nga ng magkabilang kupunan. Tignan natin, ako sigurado. They're aiming to get the 3 points in order for them to sustain their stage nga dito sa ating single round robin. Dahil top, bottom two teams natin ay malalaglag. Pero to, OG3 Esports getting that Nathan for the first two picks mga Tambay. Ako, ito na naman yung Nathan ba? Ako, si Kana Nathan nga talaga mga Tambay. Pero obvious ang unang pipiliin dito. Well, Praxis Armada do have the chance to counter-initiate with this Esmeralda. Pero tignan natin kung mangyayari nga ba yung mga Tambay. May mga sahod din ba players na naglalaro dito, Yaku? Eh, hindi po natin sila player. Anong po natin sa management nila? Hindi po natin kaya sagutin yan. Pero yung iba, tingin ko, yung tingang yung mga mabibigat na kampan naglalaro sa atin. Like our game. Your team is picking. Team Payaman, may mga allowances naman yes. Siguro yung mga yun. Especially Team Payaman, pangalan pa lang, Payaman, Sir Chief, na paano tayo dun eh. Meron sigurado yan. Pero yung mga iba, I'm pretty sure wala pa mga karangalan. Karangalan. At syempre, popularity hinahabol nila mga Tambay. Para nga syempre, makaabot sila sa estado na binabayaran na sila para maglaro. Syempre, stepping stone yan mga Katambay. Yun, sabi nga rito ni Nicole, Putin, Ranan. Your team is Let's banning. Go, OG3. Yes. Sabi ni Nicole, Putin, Ranan. You should be ashamed for me. Your team is banning. Pero eto na mga Tambay, last ban tayo para sa ating Praxis Armada. Let's see sinong ibaban nila dito sa kanilang last ban. Nako, Yudora, binan ng OG3. So I think they're aiming to get a MM core ba? Or a link core for OG3? Malalaman natin mga Tambay, maya-maya nakapirasong konti. Pero eto muna nga tayo. Your team is picking. Nako, si Alexander nang nagbabalik ang King Queens kanina pa yan. At wala pa ang bagong comment dyan sa ating YouTube page. Pero shoutout still sa 90 viewers natin sa ating YouTube page. Dinilock yung ano yun, no? Yung yes. Nathan kanina. Sayang ah. Uy, labanan pala ng assassin to, pare. Nako, eto nga. Link up against dito sa ating Lancelot. Lamang sa burst type ang ating ano ah, OG3. Eto ya ako, may magandang katanungan dito si John D. Pajardo. Uy, anong tanong? Yung shoutcaster po, may sahod. Magkano po? Ayun, yung shoutcaster, wala. Tambay lang tayo. Exposure lang. Sinasamahan lang natin kayong haman. Time to witness the hands. Tambay po kami rito. Lihitin mo po. Lihitin mo. Legit. Natambay lang, mga yes. Kaibigan. Siyempre, during quarantine, wala naman tayong gagawin pare-parehas. Eh, dito na tayo, magsama-sama na tayo rito maging buyat. Yes, yeah. At eto nga, complete na lineup natin para simula ng ating game number 1, best of 3 series ng Praxis Armada laban sa ating OG3 Esports. Simulan natin kagad to in 3, 2, 1, let's go! Pwede. At ito nga, pause muna tayo. Okay, pause muna. Siyempre, pakita muna natin ang ating mga players. At ito, siyempre, simulan na natin ang bakbakan. Yes, salamat po sa kooperasyon for both teams natin mga Tambay. At ito na nga, Yahoo! Bakbaka na! At na tayo mga Tambay sa ating game number 1, best of 3 series ng ating Praxis Armada laban sa ating OG3 Esports.
Naku, napakalupit na bakbakan nito mga katambay. Sabayan natin sa pag-download sa napakalupit na application na like-collect nyo. Like natin lahat. Like up! And please like, share, and follow na rin po ang page ng Tambay TV. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube page para syempre sabay-sabay natin maabot ang ating road to 100K! At ito, syempre, pakilala natin malulupit na players for both teams. For the side nga po natin, Praxis Armada, nandito nga po si It Is Possible gagamit ng Chohed 10C para sa kanyang Xboard. Si Dom, si naman po gagamit ang ating Alice Amen TZ para sa ating Lancelot at Mikasa, syempre para sa ating Kagura. At para naman sa ating AUG3 Esports mga kaibigan, Dancy nag-obvious na how na Garly. Kay Uwa gumamit ng Lunox, Monty Batibrent gagamit ng Ling, at syempre Ilo Hardy gagamit ng kanyang Cupra. Yes, naku, napakainit itong bakbakan na to mga katambay, dahil nga dito sa ating AUG3 Esports, sabik sa bawi yako dahil katatalo lang nila with a 2-0 sweep laban nga sa ating King Queens. So tingin ko Praxis Armada ang pagtutuon na nila ng galit dito, pero palit ang bigkas na ganap dito mga katambay. That is a 1-for-1 trade mga katambay, and I think that will go in favor ng ating Praxis Armada mga katambay. Yes, that is a post 4 for a post 5. Syempre 4 minus 5 cannot be bar 1 from 3. So lugi sa palit ang bigkas. Lugi sa palit ang bigkas mga kaibigan. Yes. Lugi ang AUG3. Yes naman mga katambay. Post 4 inapitas, post 5 lang yung napit. Oy! Nako, ito na naman. Nakabawi na naman ang ating Praxis Armada dito. Kay Huwa naman ngayon yung kanyang pinatay. Mas importante din. Yes. Nako, matindi mga katambay ang ating palit ang bigkas na masasaksihan dito. But let's see. Dahil ito, 4-man rotation mula sa ating AUG3 Esports. Pinasok na nga rito ang ating Alice, pero medyo trikado ka dyan, Ling. Dahil merong backup yan na isang Chohed. At mapapatakbo nga si Ling dito mga katambay ni Monty Batdiff. Talagang malkaling makatunog ang isang Monty mga katambay. Mahusay talaga yan. Mabilis ang ano niyan, spider sense niya mga kaibigan. Yes. Pero ito, ay na-injector na naman ng ating, syempre, patay kang bata ka. How? Yes, grabe Yakwa. 3 engagement na kasali Praxis Armada rito. Involve ang ating Chohed. Magaling to, magaling, magaling tong Praxis Yakwa. Yes, mahusay ako. May laro talaga yan. Ako, yeah. Pero mukhang di sila uubra Yakwa dito sa Monty Batip. Pipihira lang umuubra sa mga Monty. Pero eto, naagawan pa. Ganyan kagaling mag-retry ang isang Monty, mga katambay. Pang-klase, Monty Bak-Vlog. Pero eto mga katambay, naku, pumasok na Lunox dito and managed to pick up Domsey. Pero tignan natin mga katambay kung magkakaroon ba ng next engagement dito. Amen CC rito. Syempre, tamang farming lang mga katambay. Pero eto nga mga katambay, with a poker trick binitawan dito ng ating house sa ating Mikasa. Dalawang mage heroes to mga katambay. Magpapalit ang bigkas to. Mahusay mga katambay ang papakita rito ng ating magkabilang kupunan. Tignan natin mangyayari dito. Nagkita na dalawang tanki rito, pero Alice to the rescue. Tapat flicker out ang ating Cupra dyan. Uy, napapalit out ang ating Cupra dyan. Ha? Ba't kaya? Natakot yun mga kaibigan. Pero syempre, tumako muna talaga tayo sa ilalim. Tumako muna tayo sa ilalim mga kaibigan, dahil si paring Chongsei nakikipagbanatan sa dalawang membro ng ating AUG3 Esports. Pero napa-atras siya doon gamit ang kanyang flowing blood. Habang dito naman sa may bandang turtle, It Is Possible, inaabol ang ating How. How dito, mapapauwi at iinom muna ng kanyang ghetto, right? Yes, mga katambay, grabe ang balugbogan dito. Pero ito, 2-man rotation galing dito sa ating AUG3 Esports, mga katambay. Pero ito, apat na tao nasa middle lane dito. Rumor rotate para sa ating Praxis Armada. Balak yata nalang pick-upin ang ating Lunox. Pero let's see kung magiging matagampay ba sila. The Lunox mukhang di pa nakakatunog. Unstoppable force. Pero syempre, cast ball ang ginamit niya rito. Aabot ba ejector mo? Pero syempre, hindi. Nasa mali ang ikutan nyo dyan. Wala kayong makukuha dyan. Beboti nga ang sagot dito ng ating Monty. Ayun, maganda yung ginawa ng ating AUG3 Esports yun. Na-delay nila ng Monty ang ating practice doon. Pero dito sa may bandang ilalim mga kaibigan, makakatakas ang ating Mikasa kahit kung wala siya dito. Pero turn rolls ginamit na ng ating La Amen TZ, pero makakatakas pa hindi na dahil eto na yung Tempest of Blade. Tutok ang yung pa. Yes mga katambay, pero grabe mga katambay ang balit ng bigkas nga natin nasasaksihan. Tabladong tablado ang ating bakbakan dito. Pero to Dom si mga katambay with the blood out dito, medyo delikado kalagayan dyan mga katambay. Nagkakamali yata siya ng basing pupunta, pero flicker out sagot niya rito. How dito, tinitipid pa ang kanyang deadly magic kasi nga hindi pakutan. Pero etna with the deadly magic, and that is a dead Alice. At siguradong lista mo na yun mga kaibigan. Sinalo eh, sinalo yung deadly magic eh. Yes. Nako, kahit makasustain siya rin mga katambay, lalo lang lalaki
ang magiging damage ng Deadly Magic. Kasi nga, times 2 yung mga katambay. So, meaning to say, during the duration ng ating Deadly Magic, kung ano yung might naibawas sa'yo, ibabawas ulit sa'yo. Ayaw. So, ganun siya kasakit. So, meaning to say, kasakit. Yung duration nga ng Deadly Magic dito, kailangan lang kalahatiin ang buhay mo. At tulad nga, sinasabi ko lagi ako, medyo hindi ako agree sa isang Harley na core. Kasi nga ako, parehas naman ang magiging contribution ng isang Harley. Mapa-post 4 siya o post 1. As you can see mga tambay, sobrang deadly pa rin dito ng isang Harley kahit na post 4 lang siya. Pero eto, link nga mga tambay, motivative. Kasi nakakapatay pa rin, nakakapagbigay pa rin ng damage yes. output para sa ating ano, AUG3. Ah. Kasi nga ako, ano, ganun pa rin talaga magiging kasakit yung ano, kanyang ano, ulti rito. Kasi nga, para siyang ano lang, ako, times 2 lang. Parang, oh, ano yung damage? Oh, sige, ibawas ulit yan. Parang ganun kasimple. So, talaga napaka-viable niya for a support mga tambay dahil hindi nga niya kailangan ng maraming farm dito. Tamang rotate lang lagi ang isang Harley mga katambay. At as you can see, nahihirapan nga lumabas dito ang ating Alice. Talagang tamang ano lang siya, flowing blood lang siya to get to sa minions para syempre magkaroon siya ng experience and gold. At, uy, nako, kunwari hindi nakamali yung Kagura doon mga katambay. Kunwari hindi natin nakita na nakamali siya. At ito, syempre, 3-4 ang ating scoreline dito. Nako, patay na po. Tapitin na corner ang ating MNTC dito. Mga kaibigan, patay ka agad. Mali ng silip, pare, ha? Wala yes. sa ano, ha? Zoning, ha? Yan nga yung sinasabi natin, Yako. Imagine, Yako. They managed to burst down that AMNTC dito using that Harley na post 4. Pero eto, pumasok na. Takot na, delikado rito with the bouncing ball. Hello, Harley will fall down. Pero okay lang yan. Tory lang talaga ang gusto ng AUG3 rito. Pero eto, si Monty rito, nakapagkulitan pa. Makulit talaga yung mga Monty na yan. Ewan ko ba, Tempest of Blade! Para lang tumakas, mga katambay. And that's a very good play coming from Monty. Oh, wala pala siyang ano dito ha. Rimbop ha, mga kaibigan. Monty Vlog yung pangalan nun. Oo, Monty Vlog mga tambay. Nako, search nyo sa YouTube yan. Monty Vlog. Yeah, Monty Vlog mga kaibigan. Pero ito na nga syempre. 10C. Kalabas pa rin dance dito sa may top lane. At Flaming Thrower. Ginagamit na dito at mapapatras ang ating Mobius dyan. Nabanggit ko naman sa may ilalim Flaming Blood. Nakakita natin ginagamit ni paring Domsay going to bottom lane. Mukhang gusto nila nga chicken ng ating lunok dito. Pero naku, nagkamali kayo ng tingin dyan. Wala kayo, hindi kayo tumitingin sa ating oras dahil up na ang ating ikatlong turtle dito at yes. binigay nyo lang ng libre yan para sa AUG3. Mali yan pare. Nako, surprisingly ako hindi makapalaga isang Lancelot dapat nga sa isang Ling dahil talaga early stage of the game mahihirapan ng Ling na makapagsaba yung bigkas dito sa isang Lancelot dahil ang ating Ling ang pag-asa niya lang makailag is using the Tempest of Blade samantala tatlo pang ilag niyan Lancelot na paano tayo dyan pero eto nga pumasok na rito ang ating Monty mga tambay pero Tempest of Blade kinamp niya rito para hindi ma-ejector na iwan nga ang Johit dito alay na siya. Tyrant Slash magagamitin for 2. Grabe, what a play by Elo Hardy. And 3 men down sa ating Praxis Armada. Di makapalag ang ating Praxis Armada. Doon bakit kasi pipilitin niya sumabay kung nga pang early naman talaga yung AUG3 Esports mga kaibigan. Although may amin easy naman today mga kaibigan. 8-5 ang ating scoreline dito mga kaibigan. Lamang pa rin ang 3 puntos ang ating AUG3 Esports. Sa pagkakataong to, dali tuloy yung second tower ng bottom lane ng ating Praxis Armada. Ako ya, ako medyo ano kasi I disagree with the Alice pick mga katambay. As you can see, puro long range yan mga katambay. So paano inaasahan na magdidikit-dikit dyan in order for your Alice to be ano. Pero eto nga, last instant, ginamit na rito. San punta yung sa chief? Pero nakatakas pa. Elo Hardy, alay na. Pero kay Lua, nakatakas mga katambay. Pero okay lang yun mga kaibigan dahil Elo Hardy lang naman yun. Napatay doon. Ibig sabihin, tank lang naman yun. Ang kapalit naman nun, si Iris Paris Ball. Pero okay lang mga kaibigan. All good. Parehas lang naman tank na yun. Yes, na post fight for a post fight. So that is an even trade-off mga katambay. Yun nga lang, any trade-off coming yun. From Praxis, eh hindi na okay kasi nga lugi na sila dito. Sabagay, so sabagay. Everything will go in favor pa rin ng ating AUG3 Esports. At, kasi nga, lugi na kayo, napitasan pa kayo. That's not a good deal mga katambay. Eh kaya nga dahil dyan, eh 4,000 piso na tuloy. Ay hindi, 3,000 piso na tuloy na ang kalamangan ng ating AUG3 sa pera. Tapos sa Torre pare, 4-2 ha. Lamang kagad ng dalawang pasag ang ating AUG3. So nanganganib yata sa pwestuhan ng ating is it possible? Mga yes. kaibigan, nauunahan siya dito ng ating dance. Lang, mga kaibigan. Pero ito, siyempre, tentapa na naman yata dito sa may parking lang. Nakakatakot to. Naku, parang iba yung binabalak ng ating AUG3. Nakakatakot. Buti na lang. Alam. Oy! Alam na alam ng ating Praxis sa may tao doon. Pero ito na nga. Sa may yakap pa. Pero nasan yung follow-up kami from ating AUG3. There you go. Jump, jump, brothers. Ginamit na. Patay kaya ta. 10C. Bang! At hi, ang ating 10 dito mga kaibigan. Pero naipit ang ating Dancy doon. Dancy is down. 1-for-1 ng trade. Sa clash na yun. Diretso sa ating Lord. Ang ating AUG3.
Yes, together with Lunox mga katambay, I'm pretty sure napakabilis na itong Lord na to. Kaya naman ito, nakabang kagad, join natin. Making sure na hindi pa nga nila sinisimula ng ating Lord. Same thing sa ating Lancelot, mukhang nagbabalak sila na mag-contest dito. Pero napakabilis nito. Magkulang. Yes. Nakuya ako, kahit maglakad sila dyan mula sa tier 2 nila papunta sa Lord, hindi aabot yung oras to contest that Lord mga katambay, especially when Lunox is around. Talaga naman dito sa ating current meta, Lunox has the means to burst down that Lord mga katambay dahil nga sa kanyang first skill dito. Pero tingnan natin mga katambay kung may magagawa nga ba ang Lord dito. Pumesto si Ilo Hardy dito mga kaibigan. Masyado dikit-dikit yata ang ating Praxis Armada. Wala kayong vision dyan mga kaibigan. Ha? But the problem niya ako na meron naman dito ang ating AUG3 Esports. As you can see mga katambay, in fairness nakakalamang sa lineup ang ating Praxis Armada. Given the fact mga katambay, puro single target ang ating AUG3. Pero nga Lunok, single target yan. Hardy, single target as well. Ganun, sige, medyo area of effect ang ating ano, ang ating jump, pero kailangan nyo magtabi para syempre magkaroon ng massive damage. Same thing sa ating Ling. Yes, Tempest of Blade, area of effect yan. Pero that's it na mga katambay. Unlike dito, Yako, lahat na tumabi dito sa Alice, patay. Lahat na tumabi sa Kagura, patay. Pero Yako, dito sa part ng ating Praxis Armada, eh si Dom Say binibigay na sa kanya yung purple buff ng ating Lancelot. O ito mga kaibigan, setapan na naman dito pero nakapag-solar system ang ating kaluwa. Patay kagad si Isit Possible mga kaibigan dito sa may middle lane. Ano ngayon ang gagawin ng ating Praxis? Naku, kasi grabe, tingnan nyo nangyari doon mga katambay. Kagura, lakad ng lakad yung ating X-Borg, puro flamethrower. Ba't ayaw bitawan yung ulti? Tinitipid, nagko-cooldown yan, oy. Naku, eto, mamamatay kayo nang di nagamit yan. Paano execution out na? Paano tayo doon? Hindi man lang ginamit dito mga skill nila mga katambay. Natanggalan ng Piraga Armor nang di man lang nagamit ang kanila ritong Last Insanity. Sayang yun eh, pang clear ng minion waves para tapos kagad yung bakbakan. At rasa na, Sir Chief. Medyo malambot nga naman doon ang ating 10C mga kaibigan. Kaya hindi makasabay pero itong unstoppable force ginamit na sabay injector pa. Pero nasan yung follow-up coming from ating Praxis Armada. Patay pa sila. Sila pa'y napatay at sila pa'y yung tumatakbo. Jump, jump, brothers dito. Patay si Paris Pagasay. Nampast ng ating, syempre, send, ano yung... Dancy. Si Pobius, mga katambay. Pero eto, with the sustain, tatagal buhay niya. He's just trying to prolong the agony, mga katambay. Ang tangkal mamatay. Sobrang kunat, mga kaibigan. 3-man down para sa ating Praxis. At ito yung pagkakataon para mabasag yung third tower ng middle lane. Let's go! Nakko! Tempest of Blade. Ginagat na dito. Bang! Patay ang ating Ling sa turn rows coming from ating Amin Casey. Nako, ito ba siya nagtuguan na ang ating Hilo Hardy pero nakapag-heal pa ng konti. Kaya nabuhay pa ang kanyang immortality. Don't grabe si kay Luwaya ko yung galawon dun. After nung case di bola na hindi mo nakita ang Lunox dun mga katambay directly nakapag-flicker out para pasans at napakabilis talaga mga katambay ng reaction time ng isang Lunox. Grabe, unlike sa Dota kasi Yako, okay. Sa Dota kapag lumipad ka pwede mo i-cast ahead of time ang flicker. So pagbaksak na pagbaksak automatic magbi-flicker out kagad sa Dota. Unlike dito mga katambay hindi yung mobra yun. Kailangan talaga champion po ang pagkakakas ng flicker out. Pero eto, naku, nag-asim pa AUG3 Esports dito. Mukhang nasa wala yung galawan mga kaibigan. Pero wala na magbiblink dyan para patayin ka. May blood oath dyan. Delikado yan. Naku, mukhang comeback Israel is real. Tulad sinabi natin mga katambay, in terms of late game dito, may kalalagyan sila, Sir Chief. Pero nakikita nyo naman yung flamethrower ng ating 10Z. Yako, bumabakat na kay Paring Hao at nasubukan nga. Nasaktan nga dyan. Si Paring Hao, halos kalahati yung natira sa kanyang buhay dito. Pero syempre si Paring Monty but different dito mga kaibigan natin dito na sa ating uy at ito syempre nasa ating bundok mga kaibigan na 15 seconds left para sa ating laban para sa ating syempre lamang pa rin ang ating 3 puntos ang ating OP kasabay pa na 3,000 pisong kalamangan. Yes, mga katambay, grabe na rito ha. Pero Yako, in terms of late game dito, para nakakabangon pa, nakakabawi pa ang ating Praxis Armada. So, tingin na natin, mga katambay, dahil ito na, the second Lord is up for the grab. Let's see kung ano nga ba magagawa ng AUG3 Esports to close out this game using this level 2 Lord. Pero ito, magkaka-challenge na. Kagura rito, nakabanti na, spati siya rito, medyo delikado. Pwesto nila rito, dahil 3 miyembro. Abangan sila, mga katambay, going blood in. Magkamali ka ng doon dyan. Bakit ba pumasok doon, mga kaibigan? Buti na lang, may flicker out pa ka. Kapa at ito, Mikasa dito. Dalawa na lang yung bar na sa kanyang buhay dito mga kaibigan. Makakauwi siya dito
at makakainom siya ng kanyang Gatorade. Pero ito yung pagkakataon para makakuha ng Lord ang ating AUG3 Esports. Yes. Hindi yata. Pero yako, delikado rito ang AUG3 natin dahil wala nang ulti rito. Ang Pobius, matagal ang cooldown niyan, mga katambay. Tamang first kill lang siya rito, mga katambay. At wala pa nga nagbiblink para mapabilis ang cooldown ng kanyang ulti. FYI, mga katambay, matagal mag-cooldown ang ulti ng Pobius. Pero kung sakali may magbiblink out sa harapan niya, mapapabilis nito yung cooldown ng kanyang ulti. Pero grabe yung pag-ikot ng ating joy dito na si Is It Possible, mga kaibigan, sapagkat ginagawa niya na yung paraan para makakuha ng vision ng kanyang mga kakampi. Kaso nga lang, talagang nauuna ang ating AUG3 sa pwestuhan. Kaya laging minsan, madalas, nadadali siya. At ayan na nga, limang beses siyang napapatay dahil sa pinipilit niyang mauna sa pwesto. Yes, nako, tignan natin mga katambay. Medyo eto na nga, magkakabakbakan na dahil eto na ang ating second lord. Pero nakapag-form na Praxis Armada. So meaning to say, they are capable of bursting down this lord, mga katambay. Especially with Alice, together with Kagura, kayang-kaya nila to, mga katambay. Tignan natin, magkakaroon ba ng aggression mula sa side ng AUG3 Esports dahil medyo pinatagal nila laban dito. That's why mahihirapan sila ngayon. Sayang, yung kanilang early advantage dito, hindi nila na-maximize, mga katambay. Hindi nila na-utilize ang kanilang kalamangan. Pero ito, magkakapasok na, mga katambay. Jump, jump, brothers, gagamitin na ba? Pasag na Tori dito sa middle lane, mga katambay, sa pataling natin. Syempre, tamang segue top lane dito, making sure na magsasabay nga ang minion equilibrium dito. Pero Blood Oath activated, wala nang patayan to, mga self-keep. May blue buff yan, only Blood Oath yan. Pero ito, napagkulitan naman ang ating export sa ating link and successfully madidepensahan yung ating top lane, mga katambay. Maganda yung lipat ni paring Tenzi doon sa top lane at nailigtas niya pa yung third tower ng top lane dito. At ito, pumabalik pa, mga kaibigan, charging niya kami from ating Hilo Hardy, mga kaibigan. Pero na-cancel at nahuli na ang ating Pobius. Ako, ginawang papel, mga kaibigan, ang ating Pobius doon na si paring Dancy. Naku, sayang kasi ako si Hilo Hardy kasi rito, nag-charge siya ngayon Tyrant's Rage, pero hindi niya tinuloy. Napano tayo doon, Sir Chief? That's why may na-ejector nga rito na isang Pobius, and si Pobius ang na-burst down doon. So sayang, mga katambay, it could be sa ating syempre tank. Para syempre, mas tumagal siya doon. Plus, merong immortality dito yung Kupra na syempre, mas okay kung siya yung sumalo ng damage. At so, ito, Yako, inaabangan natin yung tapatan ng isang Dom Save versus kay Hua sa late game, mga kaibigan. Titingnan natin kung sino yung mas mapapakinabangan. Pero sa pagkakataon to, parang Alice yata yung lalamang sa dulo, no? Naku, Yako, area of effect talaga. Oo, kasi siyempre. At marami siyang kayang tamaan ng sabay-sabay. Unlike sa ating Alice, yes, masakit yan with the burst damage, mga katambay. Pero single target ang isang Alice dito, and he is ulti-dependent. Same thing sa ating Alice, ulti-dependent din. But the problem is, hindi nagko-cooldown ulti niyan, mga Sir Chief. Na paano tayo, for as long as may mana isang Alice, activated ang kanyang ulti. Unlike sa ating Lunox, kahit may mana ka pa, once the ulti is not active, mga katambay, hindi niya pwedeng bitawan yun basta-basta. At ito, syempre, mga kaibigan, habang walang bakbakan dito, pwede na tayo mag- Ay, teka, huwag muna tayo mag-item check, saka mukhang may magpakbakan, magaganap. Yes. At ayun, na-cancel. Sige nga, Yako, item check. Tignan ko lang yung item ni Kay Hua. Nako, eto na, mga kaibigan, mukhang lock item na ang ating Lunox na si Kay Hua. Pero grabe, lamang pa rin pala si Alice doon sa pera, tol. Pero ako, Yako, medyo I beg to disagree dito sa item ng ating Lunox. Instead of Genius One, Yako, I'll go for Winter Truncheon. Especially, meron kasi ditong ano, Yako, Alice. And meron sa, din dito. Ano, sa Lunox, pare? Oo, Yako. Kasi sa Lunox, kahit meron na siyang Kesdibola. Kesdibola, wala o Solar System. Kasi, Yako, gagamitin niya yung Kesdibola pamasok. Flicker in, okay. Kesdibola pamasok. Right after matapos duration, aabangan siya. Tsaka siya ngayon mag-Winter Truncheon, papasok ngayon yung apat niyang kakampi. Ayo. To save him out, mga katambay. Siyempre, all eyes on Lunox eh. So, meron ng time doon, siyempre, to react ang kakampi nga ng ating AUG3 dito para siyempre, nako, deal damage sa ating Praxis Armada. Pero eto na naman, mga kaibigan, yung pwestuhan ng ating AUG3 Esports. Nako, nangunguna, kukunin yata yung purple buff ng ating Team Blue. Pero magandang tulak to yung ginagawa ng AUG3 para ma-secure nila yung papalabas na ating Lord. Naku, maiipit ang ating Possible dito with last and solid time. Napatay kagad ang ating Amentisi at hindi na yata kailangan ng Lord, mga kaibigan. Pwede na to, mga kaibigan. Dalawa yung tigwap para sa ating Praxis Armada. Iyako Monte. Yes, mga Yako, pero eto nga, meron tayo ritong Alice with the Blood Oath. I'm pretty sure makakadepensa pa Yako together ng ating last insanity. Kayang-kayang dumepensa rito ng ating Praxis Armada. Pero, mautak, no? Yes. Kaya di na nila ginow na ilock tower ang ice cream ng ating Praxis, kundi mas sinecure na lang nila yung third
Lord. Ang problema kasi ako kung sakaling ipupush nila rito okay. At pipilitin nila at pagkamali ang AUG3 Esports, pag sila napita sila ng dalawang membro, well, Praxis Armada ngayon ang may chance na kunin yung Lord. So, therefore, para syempre yung error dito, ma-reset nga from side ng AUG3 Esports, okay lang maubos sila ngayon dahil nga meron Lord dito na dapat dipensan. So, ngayon yung perfect time for AUG3 Esports to create a play, mga katambay. Ayan, ito na mga kaibigan. Syempre, last is sanity. Ginamit na para makatakbo lang sa pwersa pinapakita ng ating AUG3 Esports. Maganda yung pwestuhan ng ating Kilo Hardy ngayon. Yung favorite na gumagamit ng Popol and Kupal. So, ito mga kaibigan. Red buff kinukuha na ng ating AUG3 Esports. 16-12 ang ating score. Favor of AUG3 kasabay pa ng 6,000 pisong kalamangan. Ito na mga kaibigan. Syempre, ang ating Lord. Third Lord na yan. Medyo makunachi na yan. Siyempre, titignan natin yung pwestuhan ng ating kay Hua kasi isa siya na magbibigay ng damage. Mga kaibigan, kung galing sa likod ang ating Monty, but different mga kaibigan, makakapag-lock tower ba sa ice cream? Pero matitibensahan ba yan ng ating Praxis para hindi na yata mga kaibigan ako. Ito na nga, Tempest of Dead, ginamit na dito mga kaibigan. Oh! Lock tower ba na, patay kagad ang aming TC. Naku, lock tower, mga kaibigan, double kill. Patay na rin ang ating Joet, and there you have it, ladies and gentlemen. AUG3 Esports will take game number one. Yes, congratulations po sa ating AUG3 Esports mga tambay. But this is a best of three series. So meaning to say, mag-aarap pa po sila para sa ating game number two. And potentially, syempre, to push a game number three.